lumalaganap ang itim ng antibiotic resistance. Ibig sabihin, hindi porket nabigyan ka ng reseta ng doktor at natapos mo ang pag-inom ng antibiotic, ay sure shot, galing ka. Wow ha! Sapagkat ang bakterya, tulad ng tao, ay meron yung lumabas na masasamang elemento sa kanilang katawan. Kaya naman, ang Department of Health o DOH ay tinaguyod ang National Antimicrobial Stewardship Program kung saan nakadetalye ang mga paraan upang bumaba ang kaso ng antibiotic resistance. Isa dito ang pagpatupad ng mga dapat sundin ng bawat ospital. Bilang mamayang Pilipino, dapat mo pag-isipan kung nakakadagdag ka sa ganitong problema. Paano ba may iwasan ang antibiotic resistance? Iwasan ang irresponsableng pag-inom ng antibiotic. Dapat mo malaman na ang antibiotic ay hindi gamot laban sa virus infection. Magkaiba ang virus sa bakterya at ang antibiotic ay gamot lamang laban sa bakterya. Nilagnat ang kapatid mo. 1 week siyang merong high fever. Ang taas ng lagnat mo. Viral ba o bacterial ang sanhi ng karamdaman mo? Nakakalito pero kapag ang sipon, ubo o lagnat ay lagpas ng 7 hanggang 10 araw, kahit nakapahinga ka na at umiwas sa stress at bisyo, ito ay maaaring bacterial. Magpatingin sa doktor at sabihin ang iyong simptomas. Depende sa klase ng virus, ito ay maaaring masugpo ng iyong immune system. Ang gamot dito ay vitamin C at pahinga. Kung sakali mabigyan ka ng reseta, sundin na mabuti ang nakalagay doon. Kung 3 beses sa isang araw, huwag gagawing 2 beses lamang. At dapat tuloy-tuloy ang pag-inom sa mga sumunod na araw. Kung nais mo makatipid, meron tayong mas murang kasing epektibo na mga ito, ang mga generic drugs. Huwag mag-atubiling magtanong sa isang pharmacist.